FYI is back, and right now we with Vice Governor Lakbayan of Zambales, of course. Partner, good evening. Good evening, Kawili, at good evening din po sa lahat ng ating mga taga-panood. Siguro bago natin pag-usapan bakit tayo na andito sa Development Academy of the Philippines, ipakilala muna natin itong ating mga Vice Governors and Vice Governor. Anong tawag natin pagkababaeng Vice Governor? Mga Vice Governors, mga presiding officers po ng aming mga kanya-kanyang sanggunian. Si Vice Governor Garin, if I'm not mistaken. Yes, I am Vice Governor Richard Garin of the province of Iloilo. Yan. At dito naman ito mukhang magiging gobernador na sa susunod. Ano pong pangalan ninyo, Vice Governor? Vice Governor Jean Menjola po, Occidental Mindoro. Nakarating na ako sa inyo. Yan. At ito namang batang-bata. Vice Governor. Vice Governor Manuel Madrid, province of Romblon. Okay. Marble country of the Philippines. At si Madam po, ano pong pangalan? Magandang hapon, Vice Governor Irma Ali of Lanao del Norte. Salam alaikum sala. Salam. Yeah, Madam, good evening. Hello po. Ruby Sahali po from Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. And ito mukhang kamukha ito ng mga barbers, no? Vice Governor? Vice Governor Jose Ferdinand Kalimlim Jr. po from Pangasinan. Ayun. Ah, Ilocano. Ayun. mga Pangasinan. At ito po. Vice Governor Crescencio Pacalsan naman po sa Benguet. Benguet. Ngayon pong gabing ito ay gaganapin po ang aming graduation ceremony dito ho sa aming dinaluhan na diploma in local governance. Ano po? Kaya't lahat po ng mga vice gobernador sa buong Pilipinas ay makikita-kita rito ngayon sa Development Academy of the Philippines sa may Pasig City dahil kami po ngayon magtatapos dito. For those who have not completed the course, no, ang matatanggap is certificate. Yung mga magtatanggap ng diploma, yung walang absent. So, Vice Governor, ano naman ang pribecho after receiving this certificate or diploma? Well, unang-una, it will help us in our responsibilities and duties as presiding officers ng aming mga sanggunian at yung matutulong namin para sa aming probinsya, mas gumaling kami bilang lingkod bayan ng aming mga lalawigan. Ang Vice Governor ay napakalawak ang tungkulin dahil siya po ang presiding officer sa lahat ng miyembro ng sanggunian panlalawigan. Kailangan po tayo may pondisyon para po mapa-iiral natin ang magandang paglingkod sa mamamayan ng aming lalawigan. Okay. Vice Governor Lakbayan, maging first-timer, second-timer, o old-timer Vice Governors, do they have to undergo nitong ginagawa nitong DAP? Actually, ito naman pong aming pag-aaral na ito. Voluntary din siyempre sa part po ng aming mga kasamahan. At ito nga po isinasabay po doon sa aming quarterly general assembly sapagkat ito nga po yung pagkakaiba doon sa ibang mga liga na nagkakaroon din po ng mga regular meetings, pero siyempre yung mga meetings na yon more of fellowship, tapos meron ding mga sightseeing ano para makita nila yung mga magagandang lugar sa mga lugar kung saan po sila nagkakaroon ng pagpupulong. Pero kami naman po sa Vice Governors League, medyo nanibago din nga kami dito dahil higit isang taon po na sa tuwing kami magkakaroon ng General Assembly, imbis na kami nga po magkaroon ng time minsan na mag-meeting, magkaroon ng fellowship, at maikot namin yung lugar kung saan kami po yung nagsasagawa ng meeting. Hindi po namin nagawa itong mga ito sapagkat halos dalawang araw po yung inilalagi po namin sa loob ng classroom para po makinig doon sa aming mga professors na galing pa ho sa Development Academy of the Philippines. Kaya't medyo talagang nanibago ho kami. Kagaya halimbawa, nasa Dakak ho kami. Abay, ang ganda-ganda ng Dakak, pero kami po ay nasa loob ng classroom, nag-aaral. Nasa Boracay din kami, pero hindi kami makagala sa Boracay. Nasa loob din kami ng classroom, nag-aaral po kami. Pero salamat naman po at dumating po yung ending. Ngayon nga ho, gaganapin po yung aming graduation ceremony. Dahil nga po, siyempre, alam po natin itong darating na Oktubre ay simula na po ng filing of candidacy. Kaya kami po mga Vice Governors ay gusto namin na matapos na rin po itong aming pag-aaral
dahil kumbaga papasok na ho ang election at kailangan na kami po ay maganda naman doon. Ngayon mga kaibigan, sa mga darating na Lunes, babalik na po yung aming segment ni Vice Governor Lakbain. Dahil sabi nga ako si Willie, siya si Lakbain. Kaya ang sabi namin tara Willie, lakbain natin ang Zambales. But this time palawakin natin kasi I heard that mga 70 vice governors ang attendees ngayon dito sa DAP. Hopefully, ganun po karaming darating. Dahil kung lahat po kami, mga more than 80 po kami na mga vice governors. Okay. So, Vice, siguro pwede natin pasyalan sila vice governor sa kanilang kanilang mga lalawigan para maipakita nila kung ano yung mga nagagawa nila sa kanilang lugar. Ano po ba ang merong tinatawag natin na parang ipagmamalaki ninyong magandang prutas doon naman sa inyong lugar? Diversified ang products ng Iloilo, no? Marami kaming mga available fruits and even animals. Diversified ang agriculture doon. Mm-hmm. So, one of the big industry doon is the sugar cane. Mm-hmm. May mga pineapples din. So, varied. Talagang mangga. Oh, mangga is also known and home of the sweet mangoes din ang Iloilo. Okay. But aside from agriculture, Iloilo is also the center of agro-industrial area of Western Visayas. Good. So, sa inyo naman, Vice Governor, ano naman ang pwede nating sabihin sa ating mga manonood na pwedeng ipagmalaki ng inyong lalawigan? We're trying to promote ecotourism in our area, no? At siguro ito yung isang bagong industriya na dapat ay palawakin pa ng ibang mga lalawigan. Kasi naniniwala po kami, gaya namin sa Mindoro, ang ecotourism is one industry that can be developed and can be of use to our constituents. Alam mo, partner, nung nagpunta ako sa Mindoro, kasama ko si Congressman Nicky Briones ng AGA Party List, meron na kayo doong mga malalaking cooperative like yung SIDSI and Limcoba. Pumapasok na rin sa Mindoro, hindi po ba? Opo. Kasi po nga, agricultural kami in nature. So, marami kaming mga areas na well-suited for agriculture. In fact, we are now known as the rice granary of Mimaropa, no? Ang Occidental Mindoro po ang siyang for continuous years ay kami po ay nananalo dun sa sinasabing food security. Mm-hmm. Ang aming probinsya po ay of course we are supportive of our president, ano? Mm-hmm. At yung kanyang programa po sa ating bansa, yung ating matuwid na daan, ayan po ay aming sinusuportahan. Alam po ninyo, itong mama na ito na nasa kaliwa ko, napakasipag na ito. Takantaka ko, kahit na dadalwang po, tatlumpong katao, talagang pinagtsatsagaan niyang bigyan ng mga seminars at kung ano-ano pa, basta pangkabuhayan. Meron po ba kayong kagaya niya, yung butika natin? Ito po, ilan yung butika natin sa yung ginagawa? Bali, sa ngayon, nakapagbukas na tayo ng 680 na butika natin outlets sa Zambales at Olongapo. Meron ka na rin bigasang bayan, no? Tapos, yun po, nagbukas na rin po tayo ng mga bigasan ng bayan at meron po tayong mga kabuhayan natin outlets sa mga barangays na umabot na po ng mga kulang-kulang sa 100. Vice, yung itong graduation natin, ano-anong mga pwede pa natin ipaalam sa ating mga manonood? This is in line with the master's degree, no? If you finish your one term, yung one term is equivalent to diploma course. Mm-hmm. Another term is another diploma course. If you complete the three diploma course, that's equivalent to master's in public administration. I'm not sure kung public administration or management, no? But it's a master's degree. Mm-hmm. So, hindi sayang yung pag-attend ng meetings ng mga vice governors. Kasi, aside from regular meetings, we have our regular classes. Okay. So, walang bulakbol, partner? Pwede ka magbulakbol pero absent ka. At pagka absent ka, minsan ang hirap maghabol sa klase dahil meron din kami mga exam eh. Mm-hmm. Para nga kami nag-aaral dito talaga uli eh. Talagang seryoso ang pag-aaral. Maraming secret ng mga vice governor ko kaya hindi pa ninyo malalaman lahat-lahat. Antabayanan po ninyo ang pagdalaw namin sa kanilang mga lalawigan. Magbabalik po ang FYI after this commercial break.
FYI.